5 piso na ani mo'y ginto ang kanyang refleksyon. 1995, ito po yung ginawa sa Canada, no guys. Wala po itong mid-mark. Napakagandang coin. Kilatisin natin, guys. Hey, what's up guys? Welcome back to my channel, Galing May Online po. At sa mga baguhan lang sa ating channel, siyempre subscribe at i-on ang bell para palagi kayong updated. At ngayon guys, no, ingat-ingat, at meron tayong walang tigil na pagulan. So ingat-ingat lang. At kahit malakas ang ulan, siyempre gagawa pa rin tayo ng content para sa inyo. At naalala ko yung aking 5 piso na nag-iisa lang, no. Tama, maya makikita nyo po yan. Samahan nyo akong kilatisin natin ang mabuti. At ngayon, mag-update muna tayo doon sa 1995, yung ating hawak na 5 piso. Guys, ayan. 1995, walang ibang variation magpasa hanggang ngayon dahil over 1 at no min mark pa rin ang nandito. At sa aking pagkakaalala, ito mukhang walang ginawa ang BSP na 1995 eh. So karamihan, I mean, halos lahat ng makikita ninyong 1995 na 5 piso BSP series coin ay wala talaga mid-mark yan. So, kayo magugulat. Lalong-lalo na yung mga baguhan pa lang kasi di pa nila yan alam eh. So, 7% ang frequency dito. At wala silang value, no? Kapagtaka. Okay, ganyan naman talaga yan. 7%, ibig sabihin hindi naman sobrang dami. Parang hindi naman sila nagkakalayo nitong 1996 na without designer initials below, yung walang mid-mark din na 1996, no? Halos pareho lang sila, hindi sila nagkakalayo. So ito pong ating 1995 ay ginawa sa Canada, no? RCM, no? Royal Canadian Mint yan. Imported po yung mga 1995 na yan. Kaya nakakapagtaka din itong mga pagkagawa ng mga Canadian na ito, eh merong lumabas na parang para sa akin matatawag ko ng tinatawag ko na isang kwan eh. Golden 5 piso guys, no? Circulated na yun, pero nung una kong na-hunt yun, sabi ko sa sarili ko, iba eh. Kinumpir-kumpir ko na yan siya sa mga ibang barya, sa mga 5 piso, sa mga almost uncirculated na barya. Talagang iba yung kanyang kinang. Meron siyang refleksyon na para talagang ginto eh, no? Parang matingkad. Yung matingkad na pagkadilaw doon sa barya na yon, kahit circulated na yon. At meron siyang kinang na yung katangian na yon eh hawak nung, ibig sabihin tinataglay nung 5 piso na yon na wala sa iba. So, papakita natin sa inyo. Ito siya guys. 1995. Ayan. Circulated na yan. Pero, ito. Focus lang kayo guys, no? Tignan nyo lang yung kulay na lalabas yan at magre-reflect yan. Ayan, no? Ayan. Yung matingkad na pagkadilaw, nakakala mo yung ginto eh. Diba? So, yun, no? Sa personal, no? Pag tinignan mo naman kasi ito sa video natin, no? Pag tinatamaan siya ng ilaw ng cellphone, eh, ayan. Umiikin lang kasi siya, pero sa personal, pag talagang hawak mo itong barya na ito, yung kabuuan ng kanyang surface, yung talagang kulay niya, ay talagang dilaw siya. Kasi video to, mahirap eh, kaya pinapaliwanag na lang natin. Sa reverse, ganun din eh. Yan, yung matingkad na dilaw na yan. Yan ang kanyang makikita mo pag hawak mo itong barya na ito sa personal. So, ano masasabi nyo guys? Kaya tingnan-tingnan ninyo yung inyong mga 1995 yan. At hindi lang din sa 1995, tingnan nyo yung mga old 5 piso BSP series coins. Kasi sa tingin ko nga ay may mga lumabas na ganito. Hindi ko lang din masabi kung variation ba eh, no? Kung variation ba o error coin eh. Kasi parang siguro maituturing din natin na parang tone, no?
Tingnan nyo itong mga lumang 5 piso. Ito yung pinamanga common na talagang itsura ng mga 5 piso natin, di ba? Yan, ganyan siya. Light yellow lang yan. Kahit ilawan mo yan, wala naman nagre-reflect eh. Yun lang. Natural yung kanyang pagkadilaw. Kahit patamaan mo ng ilaw ng cellphone yan eh. Walang lalabas na dilaw dyan. Ibang-iba eh. Tingnan nyo. Diba? Common lang naman. Yan yung mga common na... Yan. Pagdating dito, iba siya eh. Talagang parang nagiginto. Masasabi kong... kung ito, hard to find yung mga ganito, mga 5 piso, mga rare na yan. Di po ba? At kahit i-compare natin dito sa aking pinakamagagandang 5 piso na AU, yan, 1997, tingnan nyo. Wala naman reflection na katulad nun, yun, na nagkukulay gold. Kumikil lang siya, pero wala siyang lumalabas na halos parang gito. Dito din sa isang 2005 na almost uncirculated ko, eh, ganun din eh. Humingin lang, pero wala siyang reflection na yellow na matingkad na lumalabas. Yan o, pangkita naman eh. Natural lang. Di ba? Compare dito sa ating 1995 na ito. Ayan, so hindi lahat. No? Hindi tayo basta-basta makakuha na ito siguro na to. At makinang siya. Kahit circulated niya, sabi ko kanina, may kakaiba dito. Ano sa tingin nyo guys? So, kailangan ko rin ng inyong opinion dyan. Kung variation ba yan or error. At ano kaya nangyari? Ba't ganito katingkad yung dilaw dito sa 5 piso na ito? Kaya tinatawag ko itong golden 5 piso. Ayan. So, huwag nyo pong isipin na may daya ito. No? Kaya kinumpare-compare natin at para makita ninyo ng actual yung kanyang appearance. Diba? Kinumpare natin sa mga common at yung AU natin na 5 piso. Hindi naman natin pwedeng dayain yan kasi kung gagawin ko yan, parang niloloko ko na rin yung aking sarili. Kaya makapagbibigay po kayo ng opinion guys. Kung ano sa tingin nyo, tone coin ba ito? Diba? Ganda eh. No? Yun nga, masasabi na natin rare. Hanggang itong mga 5 piso na ito. At meron din ako dyang 1998 na parang halos kaparehe nito pero hindi ganyan katingkad. So ayun na po, kabuhan natin content guys. No? Galing mo itong mag-subscribe at iyon ang bell. God bless po sa lahat.